Magandang hapon, Pilipinas. Malubha ang pinsalang dala ng superbagyong Yolanda sa Kabisayaan. Isang araw din tayong nawala ng komunikasyon sa Samar at Leyte partikular sa Tacloban City. Maging ang mga kalapit na lalawigan po ay nawala na rin ang kuryente at komunikasyon. At hanggang ngayon po, sa unang pagkakataon, ipapakita namin po sa inyo ang pinsalang dulot ng pinakamalakas na bagyo ngayong taon. Samahan po ninyo kami sa mahigit dalawang oras na balitaan at balikatan dito sa special coverage ng ABS-CBN ng Bagsik ni Yolanda. Kahapon ng umaga, huling nakapag-report ang ating kasamang si Ted Failon mula Tacloban City dahil winasak po ng bagyo ang telecom towers at linya ng kuryente na isolated ang syudad. Sa ngayon, nasa Cebu City na si Ted at narito ang kanyang eksklusibong report. Ted, kumusta ka na? Maraming salamat, Corina. Partner, salamat sa Diyos tayo pong lahat ay nakaligtas sa dilubyong hatid ng bagyong Yolanda kasama ang buong news team na nanggaling po sa Metro Manila na nag-cover ng bagyo. Mga kapamilya, ang aking pong hatid na balita po, lalo na sa mga taga Region 8, ay hindi po talaga magandang balita dahil po sa ito pong naturang kalamidad ay hindi talaga pangkaraniwan na bagyo. Ito po ay higit pa sa aking palagay sa super typhoon. Tama ka, Corina. At Henry, sa inyong binabanggit nga kanina na komunikasyon ang numero unong problema sa naturang lalawigan at rehiyon dahil ultimo ang gobyerno natanggap po ng Pangulong Aquino ang tawag mula po kila Secretary Volz Gasmin ng alas 5:15 ng hapon. Kahapon po yan, matapos nga pong manalasa ang bagyong Yolanda simula alas 6 ng umaga hanggang mga pasado alas 10 po ng umaga kahapon. Ang video na inyo napapanood ngayon ay ang video na nakuha po namin magmula po na kami makalabas sa isang bahay po na na-wash out din nang dahil po sa lakas ng hangin at higit sa lahat, Corina, Henry, yung binabanggit pong storm surge na ngayon po ang inyong lingkod ay makapag-identify na na ang storm surge na ito, ang ibig sabihin po talaga nito ay paglamon ng karagatan sa mga lugar po na tabing dagat. Ang lugar na ito ay sa Barangay San Jose, Tacloban City. Ito po ay napakalapit sa airport. Kung inyo pong pagmamasdan ang mga mapa po ninyo, ang Tacloban City po ay pinaliligiran. Itong video ito, mga kapamilya, ito ho yung meron akong nadaanan, Corina at Henry, na bangkay. At tinanong ko yung bata kung kaninong bangkay po iyon. Naputol po yung video na kanina na atin po napanood. Ito po yung bangkay na tinanong ko yung bata kanina kung kaninong bangkay yon. Ang sabi po nung isang batang kausap ko, tatay niya, wala pong gustong bumuhat. Kaya nung ito po yung aming buhatin, actually earlier sa video po nito ay nag-breakdown ang bata. Ito po nakakulay orange, yan po ang ama ng batang ito. Pakinggan po natin kung maaari na mga aking pong panayam sa kanya. Sa kanya pong ama na inanod rin po ng storm surge, ng pagtaas po ng tubig dagat dahil ang kanilang kabahayan ay, ang kanila pong tahanan ay nasa gilid mismo po ng Barangay San Jose, tabing dagat sa lungsod ng Tacloban. Dito po, tatlong bata, magkakapatid, ang inabot po ng tubig po ng dagat sa kanilang kabahay at hindi na po nakaligtas. Kasama po ang kanilang lola. Ang kwento po sa akin ng aking nakapanayam, na tiyahin po ng mga batang ito, hindi alam ng kanilang magulang na patay na ang kanilang mga anak. So, pinagkatiwala lang daw po sa kanilang lola, yung tatlong bata. So, Ted, itong ito nakikita po, namin... Ito yung video kanina. Ted, itong nakikita namin ngayon, yung iyong binubuhat. Go ahead, Corina.
Ted, ito yung nakikita natin ngayon, yung sinasabi mong isa sa tatlong magkakapatid ano, na inabot nitong storm surge. Yung palang ibig sabihin ng storm surge, yung talagang aangat yung tubig sa baybaying dagat. Hindi ba naabisuhan itong halimbawa, itong pamilya na ito na talagang tabi pa man din sila ng dagat, hindi ba sila nakapunta sa medyo mas malayo at ligtas na lugar? Corina, pagkatapos nga po ng dilubyong ito, napagtanto ko na kung ipatutupad ang force evacuation sa isang lugar na na-identify po ng PAGASA na magkakaroon ng storm surge, abay ibig sabihin, dapat buong Tacloban City ang nag-force evacuation. Dahil again, kung inyo pong pagmamasdan po ang ating mapa, paligid po ng Tacloban City, dagat yung kaliwat kanan, Corina, kaya yung binabanggit pong storm surge, ang akala po natin ito po ay pagtaas po lamang ng tubig mula sa dagat na hahampas na parabagang mga dambuhalang alon lang. Hindi po. Ang storm surge po, ang akin pong definisyon ngayon, matapos kami mismo po ay maging bahagi po ng mga naging biktima ng bagyo na ito, ang storm surge po ay tila baga mala tsunami na hatid ang napakalakas na agos ng dagat papunta sa isang lugar na lalamunin ang buong lugar at ang taas nito, Corina, hanggang 3 palapag ng gusali. Ganon kataas. At pagkatapos, babalik siya sa dagat at muli pang babalik ulit. Para bagang parehong-pareho ng ating napanood sa tsunami sa Japan, pero hindi po lamang ito as in pahampas na malakas, kung hindi tila baga parang may parang tumaas ang tubig ng dagat at meron siyang current papunta sa dalampasigan, papunta doon sa lupa. Kaya ito po ang nangyari sa Tacloban City. Maaari ko po sabihin ngayon na ang buong downtown area ay malaki ang pinsala, buong Tacloban City po tinamaan ng matinding dilubyong hatid po ng napakalakas na hangin at ultimo, yung mga loob na barangay, malayo na po sa kumbaga White Beach kung tawagin sa Tacloban City, inabot pa rin. Corina, ang magnitude ng problemang ito sa aking panayam po kagabi kila Secretary Mar Rojas at maging kay Secretary Volz Casmin is beyond our imagination. Ito po yung usapin ng biktima ng Pablo. Ano ho, napuntahan ko din, biktima ng Sendong, na ito ho yung lugar na pinagsamang Sendong at Pablo, pero mas matindi pa. Dahil sa ngayon po, ang video na ating po napapanood ay galing pa lamang po sa lungsod ng Tacloban. Hindi pa kasama dito, Corina, lahat ng coastal towns sa lalawigan ng Leyte. Kagabi po, nakaharap ko ang isang gobernador na tumutulo ang luha. At sinasabi sa akin na, Ted, hindi ko pa alam kung ano nangyari sa 40 bayan sa buong lalawigan ng Leyte dahil palo pa lamang ang napuntahan niya. Mga kapamilya, ang Leyte po ay mayroong 41 towns. Dalawa po ang lungsod dito, Tacloban at Ormoc. Ngayon, kung inyo pong babaybayan ang mapa, magmula po Tacloban hanggang Palo, hanggang Tanawan, Tolosa, Dulag, hanggang papunta po ng Mayorga, La Paz, MacArthur, Abuyog, lahat po ito coastal towns. Hindi pa alam ngayon natin kung ano na po ang sitwasyon sa mga lugar nito. At tandaan din po natin na wala pa po tayong alam kung ano po nangyari dahil baksak pa rin po ang komunikasyon at mahirap po ang daan mula sa unang tinamaan ng bagyo. Ano po ito? G1 Eastern Samar. Ito po mga kapamilya ay dumaan din sa area po naman bago tumama po ng G1 Eastern Samar. Dumaan pa rin po ito ng lugar kagaya po ng MacArthur, kagaya po ng Borongan na nahagip din. Sa ating pong mapa, mabamasdan po ninyo, ang Tacloban City, yan po yung nagko-connect na city, dyan po nakakabit yung San Juanico Bridge papunta sa Samar area. Yan po ay pinaliliputan yan, ng dagat. Yan ang tumaas. Ngayon po napapanood ninyo, yan ang sitwasyon kaya po matindi ang dilubyo. Wala ngayon dyan mga hotel na merong kuryente na hatid ng generator. Bakit?
lahat po ng generator ng mga hotel nalubog. Dahil nga po sa hindi nila inaasahan lahat. Kaya nga, uulitin ko, sa ngayon po bilang mamamahayag, ang definition ko ng storm surge, palagay ko po hindi dapat ini-English ngayon. Dapat kapag binanggit po ng pag-asa, kapag binanggit po ng ating weather forecast, dapat ang storm surge ay identify natin na ito po ay hindi lang po alon, ito po ay dagat na magpupunta sa inyo. Ganun po dapat ngayon ang ating pong babala. Dahil uulitin ko, nagbigay po ng warning ng storm surge. Nag-report pa ako nung Thursday night, nakaparitan ko ng ugnayan si Kuya Kim, ang kanila pong warning, storm surge up to 6 meters. Hindi ko po, ako mismo, hindi ko naisip. Dahil nasa Tacloban ako, hindi ko naisip kung ano talaga yung storm surge na yun. Yung pala, abay, yung dagat mismo pupunta sa buong lungsod. Kaya po, buong lungsod, mga kapamilya, ang inabot po ng pagkataas-taas na tubig ng dagat na ang tagal po namang bumaba. Mamaya po sa kalakaran ng ating coverage na ito, aming ipapakita ko sa inyo kung paano po nagsimula, dahil meron tayong mga nakuhang video mula po sa mga nigay sa lungsod. Ngayon, yung aking pinuntahan na yan, ito ho naman doon sa airport area. Kasi Corina, kung napumunta ka ng Tacloban, hindi ba? Pag landing mo sa airport ng Tacloban, dagat. Babaybay ka ng pakurbada, lahat ng dadaanan mo dagat hanggang dumating ka sa mga mismong city proper na malapit din sa dagat. Kaya uulitin ko, nagsalubong lahat ng dagat mismo doon sa kapatagan na Tacloban City. At ngayon nga po, yung palo, tanawan, hanggang doon sa bandang bahagi po ng Abuyog, hindi pa po natin alam ang sitwasyon. Dahil yan pong napapanood nyo ngayon, yan po yung mga debris sa mga lansangan. Kahapon pa po yan. Yan ang aming kinakailangan tawirin. Nilakad namin, Corina, kasama ang news team natin na nanggaling doon sa airport area sa barangay 88. Ito ho yung dulong barangay sa Tacloban City, sa coastal barangay po, malapit sa airport. Nilakad natin magmula doon hanggang sa command post natin sa provincial capital na kung saan po nabaha din po ang ating lahat ng equipment. Kaya po kami hindi nakapag-broadcast kagabi dahil lahat po ng aming equipment binaha at ang iba nga po ay tinangay dahil po tinangay yung mga sasakyan. Kaya pong news team mismo na nagko-cover na nandoon sa command center natin, nagsilikas at muntik na rin pong matangay, mga kapamilya, ng agos. Pero ho, uulitin ko lang po, sa lahat po ng kamag-anak ng news crew na kasama namin, ano po, pati po sa butihing misis ni Bert Apostol, sa lahat po ng aming kasama, ano po ha, lahat po ng kami sa awa po ng Panginoon Diyos ay ligtas, maging si Atom Araulio at ang kanyang team ay ligtas po. Ito ho muna, ating pong pakinggan ang isang panayam po ng inyong lingkod sa isang biktima ng kalamidad. Ano ang tatay? Sir, kumarami. Lakad na kami elementary. Nag-ibakot na mo? Hindi mo po, nanay, hindi pa? Sa mga kapitbahay na mo. Oo, tapos? Kasi pera ako nagpabili na. Nagpaiyo mo sa bahay niyo si tatay mo? Oo. Pagkatapos? Yung tumakas yung tubig dito, wala kayong kaalam-alam sa nangyari sa father mo? Alam na ba ng mother mo ang nangyari sa tatay mo? Hindi ko rin. Pagkikin pa na lang kung anik. Para bilhin ni papa. Yung pong babae na aking punang kapanayam, ang sinasabi niya, nanay niya, tatay niya, kapatid niya, nawawala. Yun daw anak niya ho, ay nabitawan niya. At nang siya po'y aming makita, para ho siyang zombie. May sugat pong pagkalaki-laki sa kanyang ulo, tumutulo yung dugo, may sugat sa paa, lakad ng lakad, walang tsinelas. Kaya ko po siya talagang napansin
at tinanong ko kung ano ang nangyari po sa kanya. Yun po ang kanyang kwento, hindi niya alam kung saan pupunta, anong gagawin. Dahil nga po sa, doon po sa pakiramdam na naghahanap ng kamag-anak at nawalan ng anak, na habang ito'y kanyang hawak nung pong tumaas nga ang tubig sa Barangay San Jose sa Tacloban City. Corina Henry, sa ngayon po, yan ang malaking problema po ngayon sa lungsod. Sa dami, habang ako po'y nagbo-broadcast ngayon, alas 4 po ng hapon, ngayon meron pong mga lumulutang na bangkay sa dalampasigan, maging malapit lamang ng Leyte Park Hotel. Kaninang umaga po, nakita namin wala pa rin pong pumupulot, wala pa rin pong kumukuha. Sa dami ho, hindi magkanda-ugaga ang gobyerno sa laki po ng problema. Nauunawaan po natin yun sa ngayon. Ang ibang mga bangkay na ano daw sa mga dalampasigan hanggang sa mga oras na ito, wala pa pong kumukuha. Kaya nga po, ngayon, ang akin din pong pangamba dahil baka mamaya pong gabi, bukas ng umaga, ang mga bangkay na ito'y mangangamoy na at baka ho maghatid na rin po ng peligro sa kalusugan. Kaya kung ngayon po nanonood ang kalihim po ng kagawaran ng kalusugan, Mr. Secretary Sir, talagang palagay ko kinakailangan niyo pong puntahan ng lugar dahil kanina po, bago makasakay ng helicopter po ang inyong lingkod, dumaan ako ng Eastern Visayas Regional Medical Center. Ito ho yung pinakamalaking paggamutan ng gobyerno sa buong Region 8. Saan po ito nakaposisyon? Saan po ang kanyang lokasyon? Ito po ay nasa tabi ng Kapitolyo, tabing dagat mismo. Kaya kung ang Kapitolyo ng Leyte ay inabot ng tubig, umabot po hanggang sa loob ng Kapitolyo na pagkataas-taas, paano pa kaya yung paggamutan na yon? Ang sabi po sa akin ng mga taga roon, wala na po silang gamot. Anong kailangan nilang gamot? Kailangan po nila ng mga antibiotic dahil po sa dami ng mga may sugat. Marami din pong mga tao ang nasugatan habang naglalakad po sa kalye. Mga kalye may baha pa rin po at yung mga debris, katakot, pako, bubog at ano po mga nakakasugat. Ngayon po, yan ang problema sa pinakamalaking paggamutan po ng Region 8 mismo, Eastern Visayas Regional Medical Center, na uulitin ko. Ano po? Nanandoon mismo po sa gilid ng dagat. Kung yung po mga lugar sa Tacloban City na malalayo po na mga barangay inabot ng dagat, yung pakayang katabi mismo ng dagat. Corina? Okay, Ted, sa ngayon ay sinasabing mahigit 100 ang namatay sa Leyte. Ano? Sa iyong paglalarawan ng mga nangyari dyan sa Tacloban pa lamang at sinasabi mo na mayroong may 40 ibang mga kabayanan na siguradong talagang hinampas-hampas din ng mga alon mula sa dagat dahil sa storm surge. Sa palagay mo ba, maasahan natin na mas malaki pa ang casualty kapag nagbilangan na talaga ng mga namatay? Corina, sa panahon na masimulan na ang clearing ng mga highway at magkaroon na ho ng komunikasyon, talagang tataas po ang bilang ng mga namatay, ng mga sugatan, at ng mga nawawala. Dahil sa ngayon, ang problema ho talaga ay ang kawalan po ng komunikasyon. Ultimo kagabi, hindi pa ho nakapag-uusap yung kalihim ng DILG, yung kalihim ng Defense Department, yung gobernador ng Leyte, yung City Mayor of Tacloban sa kawalan po ng komunikasyon. Dahil ultimo ang kalihim po ng Defense Department na mayroong satellite phone, ano po, limitado nga eh yung kanilang paggamit noong una at di pa ho nila nahawakan yung sat phone. At doon nga po din kami nakapasuyo, kami nagpapasalamat po sa Red Cross na nagpagamit po sa amin ng satellite phone para maihatid po ang mensahe sa amin pong tanggapan. Habang si Jeanette Ruedas po naman ay sa bayan po ng Basay, Samar. At ito pong si Ranulfo Dikdikan, siya po ay naka-assign, mga kapamilya, doon sa Giwan, Samar. Bago po ako umalis kanina, wala pa akong informasyon kung ano ang sitwasyon po ni Ranulfo habang si Jeanette po kanina, wala pa rin po akong informasyon, pero si Sharon Eviti po daw ay nakamit po ng aming technical team
habang sila po ay nagko-cover na ng aftermath dyan po sa Tacloban City proper. Kaya kami po ay nakakasiguro po na ligtas si Sharon Evita, and we pray na ang aming pong naipadala sa G1 Eastern Summer po ay makatawid na at makabalik po ng Tacloban, dahil talaga pong aabutin siguro ng linggo bago makabalik po ang satellite o anuman pong transmission ng komunikasyon, mga cell site sa mga lalawigan na ito. Corina? Okay, Ted, may tanong sa'yo si Henry Omaga Diaz na ating kasama ngayon. Henry, go ahead. Oh, Ted, parang nakikita ko napakabilis yung pagtaas ng tubig, kaya hindi kaagad nakatakas yung mga naging biktima. Henry, ang sitwasyon kasi walang yung mga in-evacuate. Nung sinabi ni Governor nung panayam ko noong Thursday, ang mga nag-evacuate ay yung mga sinasabing mga nakatira mismo sa baybayin dagat, na ang mga tahanan po ay gawa sa mga light materials, yung mga shanties kung tawagin natin. Ito po yung mga na-relocate, no? So, yung mga iba na siguro iniisip kakayanin po ng kanilang mga tahanan ang lakas ng bagyong ito, hindi na po nagsilikas. Kaya nga na nang dumating yung bagyo, yung pagragasa ng tubig, hindi nila naisip na mangyayari nga yung pagdating ng tubig na ito. Kung mabilis doon sa aming karanasan, nagdahan-dahan siya muna hanggat sa bumilis. Dahil nagsimula ang pagpasok, Henry, ng mata ng bagyo, bago mag-alas 7, nag-report ako kay kabayan sa DZMM ng 6:15 in the morning. Sabi ko, lumalakas pa lang ang ihip ng hangin. Alas 6:55, dahil ako'y conscious sa kanyang balita na pang-alas 7, 6:55 in the morning, sabi ko, kabayan, eto na ang mata ng bagyo. Tapos tsaka na putol ang aking report. Alas 7, wala pang tubig na nanggagaling sa dagat. Kami doon sa aming pinagtaguan, naramdaman namin yung tubig ng mga pagkatapos ng mga 30 minuto. At yun nga ang nangyari, tuloy-tuloy na ang pagtaas nito, at marami ng mga ginawang evacuation center. Mamaya po, Corina at Henry, mapapanood natin kasi gusto ko po malaman ninyo, dahil ngayon lang po ako nakarating sa Cebu City mula po sa Tacloban, at ang aming pong dalang mga materials na video ay kinakailangan pa ho naming i-feed dyan sa Maynila. Kaya po, as bahwat ho naming feed, ito po yung aming ipapalabas po sa inyo. Mamaya ho, mapapanood nyo yung isang evacuation center. Doon po nagkubli ang mga bata, ang matatanda sa eskwelahan. Anong eskwelahan to? Ito po yung Fisherman's Village, Barangay 88, Tacloban City. Ito pong evacuation center na ito, na withstand niya yung lakas ng hangin. Dahil naandun pa yung bubong, intact pa yung building, Henry at Corina, pero hindi nakaligtas sa pagtaas po ng tubig galing sa dagat. Dahil lagpas po ng building yung taas ng dagat, sa kwento po ng aking mga nakapanayam. Kaya kalunos-lunos po ang inyong mapapanood mamaya. Ito ho'y binablur lang po natin para po hindi lubusan po ang makikita ho ninyo. Pero nakaharap ko po ang mga bangkay na ito, at talaga pong kalunos-lunos ang kanilang sitwasyon. Bata, matanda. Inabutan po namin na bumubula ang mga bibig nang dahil po sa pagkalunod. Naabutan po namin, nag-iiyakan ng mga kamag-anak dahil sila namatayan ng 3, 4, 5 miyembro ng pamilya. Henry? Okay, maraming salamat, Ted. Babalik kami para dun sa mga video mo. At pansamantala, yung panawagan mo lalong-lalo na dun sa DOH, nasa linya na ata yung DOH, makakausap ni Kuring. Babalik kami, Ted. Maraming salamat.